yan ha. Plywood sa ceiling. Yung mga drop. Ha? Sagot ko rin. Isang nilipan. Hanggang sana abot ang 20 pesos mo. Ito ang dahon na gagamitin para sa suman. Pilad na sila. Patapat ko naman po kay madam. Patapat ko naman kay madam. Oo, tapatak ka ako yan. Ayan na ang mga gumagawa ng mga suman. Ayan, nagka-vlog ka! Ayan, kaya kami gumagawa ng suman ay dahil meron kami kamag-anak na namatay doon sa Obando at pupunta doon ang mga oldies, ang mga nanay-nanay namin, kaya naghahanda ng pambaon. Dinadarang yung ano? Yung dahon para matibay ang dahon? Para ano? Para kumunat ang dahon. Kaya dinadarang pa dahil sariwang sariwa. Kapipitas lang mula sa puno. At marami pa silang idadarang. Bakit siya kulang bibilin mo? Kinuha ko ito kanina, madilim-dilim eh. Madilim kasi. Kakanggata. Ayan, sinimula ng pakuluan ang kakanggata. Ayan, sige. Ayan, kumukulo na yung kakanggata. Pinapakulo na. Mga ilang kulo ba yan? May bago ilagay yung... Basta luto na ng gata. Sa luto ng gata. Ha? Paano malaman na luto na yung gata? Eh, pag kulay violet na yung bagay, yung bagay. Ay, kailan magbabayolet yan? Ay, hindi na naman. Luluto na. Ayan, lalagay na yung... Set kilahati ba yan, May? No. Set kilahating kilong malagkit. Hindi, dalawang... Ah, ano yan? Ilan? Isang, dalawa, dalawa. Tatlong kilo yan. Ha? Tatlong kilong malagkit. Wala. Ayan, walang power dito. Kaya meron kami. Pati yun? Ayan na, tapos sa haluin lang. Haluin lang yan, ome. Hanggang sa ano? Hanggang sa matuyo ang kakanggata. Hanggang sa maglangis. Ayan, tuyo na. Kayang-kaya ng aking pinsan. Wala ba siya matuyo? Tutuyuin ba yan para kanin? Hindi siya nag-violet, sabi mo, ome. Na hanggang sa maglangis. Wow. Nalagyan mo naman yung asin to. Masarap ba yan? Magagustuhan ba ng mga taga-Obando yan? Bonggang-bongga. Ginagapit na yung mga dahon na nadarang. Nadarang. Tapos, ang next process niya, dito naman sa bahay nila, Tito Dolor. Dito naman ang ayan, nagbabalot na sila. Ang gaganda ng mga nagbabalot. Ayan yung tita ko maganda, yung dalawang tita ko. Ayan sila, nagbabalot. Ito naman yung mga pinagtutulungan nila. Naglalagay muna ng suman. Tapos, ayan, mamasahihin. Yung massage. Ayan, lamas-lamas. Ayan. And then, ayan, puputulin muna para ilang ano yan? Ilang inches yan bago putulin. Hindi, ala na sukatan? Wala na, ito basta isang kutsara lang. Pansyahan lang, isang kutsara. Tapos mapaikutin niya ng 1, 2, 3. Yun, nung galong-galong. Ayan, tapos itutupi, tupi. Tupi mo ng dalawa. Pansyahan lang din. Tapos, ibabantay mo dyan. Ayan. Paano paggagawa ng suman. Bonggang-bongga suman. Suman pa more. Ayan po ang aming mga matatanda. Tagagawa ng suman. Ito ang susunod na tagagawa ng suman. Next generation. Ayan. Kuha mo na siya ng dalawa. Buhat doon sa na ano na. Buhat doon sa na balot na nila. Ayan. Paano siya? Ayan. And then, you put it on the picture tank. Tank. Ayan, isang ikot. Dalawang ikot. Tatlong ikot. Ayan. Ayun, tapos nilagay na siya doon.
Para walang, ayan, sige. Tapos, iikat mo ulit. 1, 2, 3. Ayan, ilalak na niya. Para walang kawala ang suman. Hindi siya makawala. Then, hindi siya pumutok. Para hindi siya pumutok, hindi gaanong mahigpit ang pagkakatali. Yan, para mahirapan yung kakain, ikutin mo na ikutin. Para, hindi nila ano, masyado mahaba yung tali. Kailangan iikot. Okay? Okay, ayun na. Nakapag... Ayun ang mga nagawa niya. Ayan, pagkatapos na maitali lahat, isalansan sa malaking kaldero at lagyan ng dahon ng saging ang ilalim habang pinapakulo. Ayan, pinapakuloan na ng aking pamangkin. Pinapaypayan. Ayan, natapos na niya. Luto na ang suman. Sinasalansan na ni Mother ang mga suman. First batch pa lamang yan ng gawa nila. Suman. Ayan, nagdagdag din sila ng kalamay. Malagkit. Dapat maganda ang malagkit nyo kapag gagawa kayo ng kalamay. Hinahalo lang yan ang pinsan ko dahil mas malakas siya. Mas magaling siya maghalo. Para matuto na siyang gumawa ng kalamay. Ayan, inihanda na yung lalagyan ng kalamay. Nilagyan muna sila ng langis ng nyog para hindi dumikit sa ilalim. Ayan, katulong si Lizelle, ang aking pinsan. Ang tita, Ellen ka naman. Ang tita namin ang nag-ayos. Ayan, yung tita namin ang siyang punong abala dyan. Siya ang naghanap na malagkit na maganda para sa suman at sa kalamay. Siya din ang nag-ayos ng mga nyog. Ayan, mukhang pagod na si Taylin at hindi na siya makangiti. Ay, lalangis, ano? Ito ang aking